So guys, nandito tayo ngayon sa work natin. Ito yung keyboard ko. Ito yung monitor. So, hindi yan yung itatopic natin ngayon mga tol. Meron tayong bagong tarantula. Pair to mga tol. So, magpa-project na naman tayo ng another pair na tarantula. Kanina mga tol, dinala na dito yung ano, yung mga tarantula. So, tatlo to mga tol. Yung dalawa dun, yun yung pair at isang ano, female na tarantula. So, andito sila sa baba mga tol. Ayun o. So, mamaya-maya mga tol, i-rehouse natin sila sa enclosure nila para may condition natin sila sa pairing. So, guys, eto na. I-rehouse na natin tong tatlong to. Actually, hindi ko na i-rehouse tong isa eh. Kasi maliit pa naman siya. So, itong dalawa na to na lang. Itong pair natin. So, i-rehouse na natin sila mga tol. At, unahin na natin tong male. Dito natin ilalagay yung male natin mga tol. Ayan, simple lang. Kokopit. Tsaka yun lang, wala na. Ganyan lang kasimple. Hindi naman kailangan ng magandang enclosure ang male mga tol. So, ito siya. So, ang bagong pair pala natin mga tol is isang old world, isang meridionalis. Ayan mga tol. Merid. Isang old world, isang baboon. Kaya, kailangan safe natin sila mailipat. Kasi alam mo naman, ang mga old world, masyadong skittish, mabibilis. Kaya, dapat dahan-dahan lang tayo. So, ganito lang gagawin natin mga to. Ayan lang. Oops, uy. Diba, sabi ko sa inyo eh. Mabibilis ang mga old world. Wait lang. So, andito na siya sa kamay ko, mga tol. So, wag na wag nyong gagayahin to mga tol, ha. Handle with your own risk. So, eto yung male na meridionalis natin, mga tol. Ayan siya. Isang baboon. Isang, ano, Zimbabwe, gray baboon ata to. Yun yung, ano niya, common name niya. So, isa siyang baboon. Ito ang ating male. Mature male na to mga tol. Ayan yung hook nyo. Ayan o. Kung nakikita nyo mga tol. Kung nakikita nyo yung hook nyo. Ayan mga tol. Ayan o. Focus. Ayan. So, lagay na natin dito mga tol. Uulitin ko. Huwag nyong gagayahin to ha. Lalo na sa mga old world. Sa mga baguhan. Handle with your own risk. So, ganyan lang kabilis. Ganyan lang kasimple mga tol. Rehouse na natin yung male natin. So, next na natin tong ating female mga tol. So, ito yung magiging enclosure niya. Nilagyan ko siya ng tunnel dyan sa gitna para pwede siyang gumawa ng bahay niya dyan. Kasi mga borrower to eh. Mga borrower itong mga meridionalis kaya kailangan niya ng ganyan. Lalo na i-breed ko siya kaya dapat naka-ready na dati yung lagayan niya. So eto siya mga tol. Yan siya. Isang magandang babaeng tarantula. Isang merid na matured female. Yan siya mga tol. Hindi siya ganun kalaki. Ayan o. Ayan, tignan nyo tong delicapso. Oh. Hindi siya ganun kalaki mga tol. Hindi siya na power feed. So, ito. Paano kaya natin, ano to? Alam ko, bolt ito eh. Pero kaya natin yan.
Ganyan na siguro. Bahala na si Batman. Dahan-dahan lang natin ito. Oh! Lumanaban. Kaya lumaban. Uy! Napakatapang oh. Hmm. Tapang eh oh. Paano to? Ako, old world pa naman to. Pag nakakagat tayo na ito, tapos. Tapos ang vlog. Ang hirap eerie house na ito ah. Malaban, malaban. Iwan mo na yung bahay mo, pangit yan. Dito ka na sa bago. Ayaw nyo iwan mga tol. Huwag ka nang lumabas. Ayan. O, ayan siya mga tol. Ang ating matured female na Meridionalis or ang ating Zimbabwe Gray Baboon. So, takpan na natin siya mga tol bago siya mag-bolt pa. At syempre, ang panghuli, ang ating Sazimai. Ayan mga tol. So, ungendered siya. Hindi pa siya na-gendered ayon sa seller. Pero, looks female siya para sa akin. Kasi sa mga gayetong species mga tol, kulay pa lang, nakikita mo na kung male or female. So, ito siya mga tol, ang ating Sazimai. Nasa around 2.5 inches siya. Eh, napakaganda. Kulay blue siya mga tol. Sa pag hindi naiilawan, kulay blue. Pero mukhang black siya dito eh. Pag ano eh, naiilawan eh. Ayun oh. Oh. Sobrang ganda na ito mga tol. Ma-appreciate mo yung kulay niya pag talagang makita mo sa personal. So, hindi ko na ito i-re-house mga tol. Napakatapang ah. Ganda. Oh. Lumalaban. Ano boy? Hey girl pala, ano? Oh. Sige, sige. Oh, oh. So, hindi ko na to i-re-house mga tol. Pinakita ko lang siya para alam niyo kung ano yung mga bagong tarantula natin. So, takpan na natin 'to mga tol para hindi na siya mistress. So hanggang doon na lang mga tol at maraming salamat sa patuloy na suporta at laging panonood sa J Exotic TV Vlogs. At hanggang sa muli mga tol, kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Peace!